Alam mo, Mr. Chair, for curiosity, tinitingnan ko kasi medyo malabo na yan. Yung pagkakatatak, yung seal ni Collis, Oscar B. Collis, pareho-pareho nung tatak mo na engineer. Titingnan ko yung pag nakita ko, maniwala ka sa akin. Manalangin ka na kung hindi pareho. Baka yung pantatak mo. Pero makikita ko, maniwala ka sa akin. Parang pareho nung seal ni engineer at saka yung seal na ginamit ni Collis. Ito yung falsifikadong abogado. Pero i-establish ko yan mamaya. Si Engineer Bonus. So, pwede bang padalin mo yung seal mo sa susunod nating pag-uusap? Sabi niya, Dear Madam, we would like to respectfully request for the release of 15% advance payment in connection with the construction of Santa Monica Bridge at Barangay Santa Monica. Sasabihin mo nag-fail ang bidding, ito nanghihingi nga ng 15% na advance payment? At meron pang groundbreaking? Sino maniniwala sa'yo? Actually, Your Honor, wala po. Teka muna! Huwag kang ingiti-ingiti sapagkat di nakakatawa yung sinasabi ko. Because kapag nakarating dito si Ping An at na-establish ko na nagsisinungaling ka, pangalawa ka nang makukulong dito. Tinatanong ko lang sa'yo, itong letter na to, imagine din? Ha? Hindi, wala po akong natanggap na letter. Wala kang alam dito sa nangyayaring ito? Ikaw ang municipal at building official? Ikaw ang back chairman? Wala po kasi na-forward sa office ko na letter. O yun na sinasabi mo. Pero kami ang magdi-determine later. Sa mga tweet mayor, hindi may establish na walang bidding because we have documents to show na mayroon talagang bidding. Ang totoo nito, hindi hihingi ng 15% advance payment yung Ping An kung hindi sila nakapagsimula. Familiar ka ba sa GPPB Resolution Number 018-2004, Mayor? Hindi po. Ito yung guidelines na kung saan kapag nag-terminate ko ng contract, itong gagamitin mo. Dapat ang ginawa mo, tinerminate mo muna yung kontrata ni Ping An bago ka nag-procure ng ibang kontrata, this time with Vikings Construction. Ito na naman ang problema mo. Hindi kanselado yung naunang kontrata sapagkat hindi mo ginamit yung GPPB Resolution Number 018-2004. Bakit hindi ka nagtanong kay George Carreño? Do you admit that you failed to post the seven days the bidding of the bridge project in the PhilJEPS website with Vikings? Wala kang 7 days online PhilJEPS. Tama. Hindi ko po kasi inandel yung bidding si yung back chairman po kasi. No, yung back chairman. Bonus. Walang nakaano sa PhilJEPS. Yung sa Viking, yung pangalawang kontratang ginawa niyo. Bonus please. Engineer bonus. Tama. Nasa record na namin 'yan. Wala ka sa PhilJEPS. Tama o hindi? Nasagot ko lang. Meron po kaming nakapost sa PhilJEPS. 7 days? Yung pong invitation to bid. Noo nga. 7 days sa PhilJEPS, wala eh. Meron po akong hawak. Pinakita mo na ba sa ito yan? Not yet po. Engineer Bonas is directed to approach the Comsec to submit. Ibigay mo para makita natin. At hindi ka rin nag-publish in a newspaper of general circulation. Kasi ang tuntunin, General Bonus, kapag ka ang project is more than 15 million, kailangan mag-publish ka in one newspaper of general circulation. Tama o hindi? Dito ka nga umupo para makita kita. Nag-publish ka ba? Ha? Hindi nga sa newspaper of general circulation, nag-publish ka kasi the amount of contract is 25 million. This is
obviously more than 15 million. Sorry, I just use DPL jobs lang, wala po kaming publication. So, di nagkamali ka na naman. Requirement ito eh. Ha? Sagot. Bakit yung notice of award at saka yung notice to proceed sa Vikings ay parehong date, September 10, 2019. Tama ba yun? Regular ba yun? Hindi ko po naalala, but based... Hindi mo naalala, kaya pinaalala ko sa iyo because the records are with me. Sa parehas na date, September 10, 2019, doon nyo na ibigay yung notice of award and notice to proceed. Tama ba yun? Regular ba yun? Yung pong, opo. Regular ba yun? Opo. Ha? Doon po, opo. Paano naging regular yun? Hindi, actually po yung notice of award, after that, notice to proceed. Kaya nga, ang tinatanong ko sa'yo, parehe nga eh, September 10, 2019, kaya hindi regular, tama? Opo. Oo. Hindi ba dapat mauuna yung notice of award pagkatapos nun yung contract agreement signing? Yes. Tama? Opo. Pagkatapos notice to proceed, hindi nangyari ito. So, irregular. Tama o hindi? Tama po. So, irregular, Mr. Chair. Naniniwala ka ba na yung contract agreement for the construction of Santa Monica Bridge as entered with Vikings is a falsified public document? Hindi ko po alam yun. Hindi mo alam? Hindi po. So, paalam ko sa'yo. Alam mo ba yung abogado na nagnotaryo ng contract agreement between you, between Mayor Ponsalan representing San Simon and Vikings, is an impostor? Hindi siya abogado. Alam mo? Actually, Hindi, alam mo hindi? Hindi ko po alam. Okay. George Carino, alam mo na hindi abogado yung nagnotaryo nung kontrata ng munisipyo at saka ng Vikings? Excuse me, sir. Hindi ko pa po... Hindi mo rin alam. Hindi ko po nakikita yung dokumento, sir. Alam ko po akong alam dun sa dokumento. Sorry, sir. Thank you. Ipakikita ko sa'yo mamaya yung certification ng Clerk of Court and Ex-Officio Sheriff ng 3rd Judicial Region ng San Fernando, Pampanga. At sinasabi niya na yung Oscar P. Collis na nagnotaryo ng kontratang ito ay hindi komisyon. Okay? Wala siyang komisyon. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng magnotaryo. Bukod doon, tiningnan namin yung website ng Supreme Court, yung Oscar P. Collis na ang kanyang diumanoy roll number of attorney is 72027. Wala, hindi siya yun eh. Ang merong nag-aari nung roll number 72027 ay si Attorney Aisel Joy J. Mayor sa listahan ng website ng Supreme Court. Dalawa lang ang Collis na nakalista doon sa website ng Supreme Court, George Carino. Si Attorney Roselet Ana Collis at si Attorney Kim Dariel P. Collis. Walang Oscar B. Collis. Ibig sabihin, hindi abogado ito. So, falsifikado ba o hindi? Yung dokumento? Falsifikado. Ayan. Alam mo, Mr. Chair, for curiosity, tinitingnan ko kasi medyo malabo na yan. Yung pagkakatatak, yung seal ni Collis, Oscar B. Collis, pareho-pareho nung tatak mo na engineer. Titingnan ko yung pag nakita ko, maniwala ka sa akin. Manalangin ka na kung hindi pare, baka yung pantatak mo. Pero makikita ko, maniwala ka sa akin. Parang pareho nung seal ni engineer at saka yung seal na ginamit ni Collis, ito yung falsifikadong abogado. Pero establish ko yan mamaya. Si engineer bonus. So, pwede bang padalin mo yung seal mo sa susunod nating pag-uusap? Ha? Huwag mo papalitan. Ha? Kabisado ko yung pantatak mo, pare. So, Attorney Canlas, may tatanong ako sa'yo. Sa lahat ng mga naisiwalat natin na pananagutan ni Mayor Ponsalan
sa lahat ng mga pagpapatibay na naibunyag natin, ano po ba yung sa palagay ninyo ang pananagutan ni Mayor Punsalan sa ngayon? Depende po sa ipafile na kaso, but I think there are existing laws which penalizes those acts of misconduct or illegality, Your Honor. Oo nga po, Attorney Canlas, alam ko naman, alam mo yung Section 16 ng Local Government Code na kung saan ay nilinya niya yung napakaraming mga offenses na pwedeng ikatanggal ng isang public official, elected man o appointed. Kasama na dyan yung grave misconduct, gross negligence, betrayal of public trust, gross dereliction of duty, grave abuse of authority, and so on and so forth. Nandun po sa Section 60. Yes, Your Honor. Ang totoo po niyan na si Mayor Punsalan ay nasuspindi na po dun sa land conversion without necessary documents. Yes, Your Honor. We have already decided on that case. Meron pa rin siyang suspension dun sa anomalous land purchase. So, dalawa na po yun. At alam ko po, meron pa siya ngayon na nakahain na administrative complaint sa Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga. Yes, Your Honor. Ano po yung status noon? In fact, Your Honor, we have the committee investigating the Honorable Mayor Punsalan regarding one administrative case. The committee investigating it, we have issued a recommendation for the preventive suspension of Mayor Punsalan. And yesterday in our regular session, Your Honor, that recommendation of the committee undertaking, the committee on investigation, undertaking the investigation of the administrative case of admin the committee, the Sangguniang Panlalawigan, Your Honor, in session, in our regular session yesterday, when the committee report and the corresponding recommendation was presented for approval before the plenary, Your Honor, it was approved yesterday, the preventive suspension of Mayor Punsalan, Your Honor. We have a copy of I brought with me the copy of the recommendation of the committee report and its recommendation, but the resolution is to be signed, as yet to be signed, Your Honor, but we approved it yesterday. So the preventive suspension is effective immediately. Approved at the Sangguniang level? Yes, yesterday, Your Honor. Ano yung nature of violation? This involves the issue once of the mayor's permit. Without in violation of existing laws, Your Honor, because the mayor's permit was issued without the necessary environmental clearance certificate and other requirements of law pertaining to the prior to issuance of a mayor's permit. In fact, the MBC is here. He could confirm that there was indeed such violations, Your Honor. Mr. Chair, we cannot. Yung length no preventive suspension na inisyo ng Sangguniang. The maximum period for which we are allowed to issue a preventive suspension is 60 days. So we impose the maximum period of the preventive suspension, Your Honor. Attorney, Bukal, paki-submit lang po. Yes, Your Honor. We will submit the appropriate, the corresponding resolution of suspension, Your Honor, once it has all been signed by the members of the Sangguniang and the Vice Governor. Thank you. We brought the duly signed committee report, Your Honor. So, Attorney, this latest administrative complaint was filed, and the grounds there too was the lack of environmental compliance certificate, the absence of pollution control officer, and the non-installation of anti-pollution devices. Yes, Your Honor. Compliance with health and safety standards. Yes, Your Honor. These are the grounds. So it's only a matter of time, Attorney Canlas. It's only a matter of formality that the mayor will again be suspended for 60 days. Is that correct? Yes, Your Honor. So, Mr. Chair, previously, Mayor Punsalan was suspended twice already. Now, there is now an impending suspension again. Sa softball po, pag naka-strike 3 ka, out ka na po, tama? Sa softball po yun. Pero maski po dito sa ating hardball po kami rito eh. Dito sa committee.
Attorney Canlas, alam po natin na sa ngayon po sa Section 16 ng ating Local Government Code at pinatitibayan din ng mga jurisprudence na sinight nga ninyo nung nakaraang hearing, namely Pablico versus Villapando, Salalima versus Kingona, ang korte lamang po ang pwedeng magtanggal ng isang elected public official. Yes, Your Honor. Ang tanong ko po, sa lahat po ng katibayan na na-present na natin dito at tatlong suspension na po ang naipatong ninyo kay Mayor Punsalan, kung ang korte po ang siyang magtatanggal at hindi po yung isang panlalawigan sapagkat mayroong limitation, sino po ba yung si Muhammad po ba ang pupunta sa bundok o yung bundok po ang pupunta kay Muhammad, Attorney Canlas? Of course, it should be Muhammad who will come to the mountain. Sa makatid, pwede rin po ang isang panlalawigan ang mag-initiate po ng... The issue of the preventive suspension, Your Honor, is as established by existing law in jurisprudence, is merely, it's not a penalty, but merely issued on the ground that because this, the guilt, the evidence of guilt is strong to prevent the harassment of witnesses and to ensure the integrity of the documents to which the respondent may have access to, Your Honor. But should and if and when we are through with the hearing of the case, because we still have yet to hear all the evidence and the witnesses, Your Honor, to be presented. And at the same time, we will afford opportunity to the respondent to be heard, to debunk all the accusations against him. Thereafter, Your Honor, we will discuss before the Sangguniang what, if found guilty, assuming, then we will have to rule on the extent of the penalty to be imposed. And thereafter, if we think it is appropriate for us, considering the lack of authority of the Sangguniang Panlalawigan to impose the penalty of removal, considering that the respondent, Your Honor, has been twice suspended, once by the Sangguniang Panlalawigan and once by the Ombudsman, then by provision of law is considered a recidivist. And under existing jurisprudence, recidivism even under civil service law, Your Honor, the penalty to be imposed is already removal from office. Then the Sangguniang will then decide if we will ask the court, Your Honor, with competent jurisdiction to be the ones to impose the penalty, if we would recommend the penalty of removal, Your Honor. Yes, Mr. Chair, under Section 25 of the Ombudsman Charter, Republic Act 6770, recidivism and habituality can be aggravating circumstances. Yes, Your Honor. So administratively, Mayor Punsalan can also be removed from office. Can be dismissed from office. Under existing laws and jurisprudence, yes, Your Honor. And considering that you just told that Muhammad should be the one to go to the mountain, I think the Sangguniang Panlalawigan can go to court also. Presumably, yes, Your Honor. Thank you. Congressman Dante, before you proceed, let me acknowledge the presence of Congressman Ivan Ward, representing Pinuno Party List. Thank you.